importance nung ano nung sa volume ng fire. Tapos dito naman sa ano, ultrasound. Yung sa 80% na lang mag-ano pag yung ito kami nabutasan eh. Yung container 80% na lang. Oo, to magpipil na siya. Oo, magre-refill na siya. Asan tanong doon yung anong ipipil doon? Basta meron tayong huge container din ng coffee. Yun lang. Good morning. So, kami po ang mga engineering from ICCT Colleges and today, magkakanta kami ng interview regarding sa mga sensitive na halaman para ma-apply ang aming thesis na ginagawa. So, today we are here with Lou Arjano, Emerald Capuyan, Mr. John Ray Musende, and we are here at Isla Plantita at Rodriguez Montalban Rizal. So, binigyan tayo ng opportunity ng Isla Plantita para ma-interview sila regarding sa pagpapalaki nila sa mga halaman. So, samahan nyo kami para makita nyo ang kagandahan sa loob. Ako si John Ray Musende. Kasama ko si Miss Lou Arjano, si Sir Paul, which is siya yung representative ng Isla Plantita. Sir Paul, good morning. Good morning. Salamat sa pagpapatuloy dito sa ano sa Isla Plantita ninyo. Maganda pala dito. Salamat. Malamig. Marami kayong flowers. Sir Paul, may ano lang po sana kami, kunting katanungan para sa thesis namin. Pwede ka ba, Sir Paul? Pwede po. Pwede na tayo mag-start? Sige po. Sige. May kunting katanungan lang po kami, Sir Paul. Yung una, how was the name Isla Plantita formed? Well, actually, na-form namin yung pangalang Isla Plantita because of my tita, yung pangalan niya kasi is Island, which katunog ng island. So, Isla sa Tagalog. And then, Plantita, para dun sa general term na Plantitas and Plantitos, something like that. Kaya yun, Isla Plantita. Ah, ganun pala yun. So, yung pangalawa naming question, Sir Paul, is ano, how hard it is for you to start this business? Paano po kayo nagsimula? Gano'ng kahirap mag-start ng gantong negosyo? Well, actually, mas mahirap talaga siya mag-start sa gantong negosyo kasi kailangan mong i-foresee yung mga possibilities na mangyayari sa mga halaman. Kailangan yung pag-aralan maigi kung paano siya i-propagate, kung paano alagaan ng mabuti. Kaya, for us, it takes 1 month para makapag-isip at makapag-start dito sa business na to. Okay, Sir Paul. Yung pangatlong katanungan namin is, ano, what should people need to know for those who are also planning this kind of business? Siguro, kailangan nilang matutong magmahal sa halaman. Yun siguro yung pinaka-bottom line doon. Kailangan kasi ibigay mo ng buong puso mo yung kailangan ibigay mo ng buong puso dun sa halaman talaga. Kasi kapag bumili ka lang, like for example, bibili ka ng halaman tapos hindi mo rin naman maaalagaan, wala din. So parang nagsayang ka lang at parang sinayang mo lang din yung buhay ng halaman. So kailangan talaga pala dito, Sir Paul, pag nagtatanim ka na ano, kailangan ng puso talaga. Kailangan talaga yun. Kailangan may damdamin ka din sa mga plants. Kasi may buhay din yan sila. What do you wanna be? Will you believe me? If I tell you, you can be anything you want. So, magandang umaga po. Dito po tayo sa Plantitas Farm ni Sir Paul. So, good morning, Sir Paul. Good morning. Maraming salamat sa pag-ayayan mo sa amin dito at saka sa pag-interview kanina. So, regarding lang po, may mga karagdagan lang po kung tanong sa inyo. So, dito po, ano po yung advantage at disadvantage ng mga puno sa pagtanim din sa ganitong business? Well, actually kasi no, generally, mas maganda talaga ang mga plants kapag ka nasa ilalim ng puno. Kasi,
ang advantage ng puno dun sa plants na maliliit is parang napifilter niya yung init, lalo na ngayon parang nasa global warming na tayo, mas mainit na yung panahon ngayon. Mas maganda talaga yung mapuno kasi kagaya ng sabi ko, napifilter yung init para hindi talaga siya direct sunlight dun sa mismong halaman. Mm. At ang disadvantage naman nito, as our experience here, like for example, nagabagyo, nagbabagsakan talaga yung mga sanga namin, yung puno namin, oo. Nagbabagsakan sila ng pagmalakas yung hangin. Yun yung disadvantage niya. Tanong ko lang, ang, di ba kung since mapuno ito, kung mapuno yung lugar nyo, paano na yung naaalagaan yung cleanliness ng lugar na to? Kasi yung mga daon, ibig sabihin every time kayo, every day. Twice a day kami magwalis, morning and afternoon. Bakit? Siyempre, we need the clean space, we need clean environment, para din ma-maintain namin yung parang ambiance na pinupuntahan dito ng mga tao. Okay. So next question tayo, Sir Paul, dito muna po tayo. So tanong ko lang po dito, ito sa part na to. Anong pinagkaiba po nito sa ordinary na soil? Well, actually kasi, itong soil na to, ito yung tinatawag nating ipa. Ito yung galing sa palay, yung balat ng palay. So, kapag ginigiling, iniipon nila yan. So, bumibili kami ng ganyang klaseng lupa. Kasi, mas maganda yan dahil pampataba na din siya. At the same time, mas nag-i-spread yung ugat niya. Kasi the more na maluwag yung lupa, the more na buhaghag, mas lalo siyang mag-i-spread yung ugat. Mas gaganda yung tubo ng halaman. So sa ano pala, ibig sabihin dyan, for example, mas magaganda pala yung pagkabuto. Buto pa lang. Oh yes. Mas maganda. Mas maganda ang tubo ng buto, lalo na pag maluwag ang lupa. Yung buhaghag ang lupa. Kasi kapag yung muddy, may mga buto kasi na ayaw ng muddy soil. Ibig sabihin, nasasakal sila, yung ugat nila hindi makahinga, hindi makapunta dun sa pinakailalim para makakuha ng nutrients. May mga ganong klase ng halaman. So, yung mga masasela na halaman, kailangan talaga buwagag yung... Oo, may mga ganon. Meron bang masasela na halaman na, na buto na kahit hindi buwagang lupa? O meron naman. Yung mga pompoms na mga bulaklak, yung mga rosal, yung mga ganyan, hindi nila kailangan ng buhaghag na lupa. Kahit buto pa lang? Oo. At meron po kayong sample dito? Wala. Na kasi, yung mga buto kasi namin na tinanim dun sa... Yung halaman. Halaman na hindi tumubo. Kailangan ng na hindi... Oh, meron kami. Ito yung tinatawag natin na mill flores. Yung lupa na ginamit dito, medyo putik. Medyo may pagkaputik na mabato. Yan, ito yung gusto niya. Mas maraming tubig, mas mabatong lupa, na medyo maputik-putik. Ganun yung gusto niya. So, tanong ko lang po, Sir Paul. Napansin ko dito sa farm nyo, parang kukunti ang flowers. Mas more kaysa bakit? Napakagandang tanong. Napansin ko kasi dalawa lang nakikita ko. Kasi dito sa amin, sa place namin, this is not a perfect place for hatching flowering plants. Hindi ito kagaya ng... Ang mga flowers kasi mas gusto nila yung maaraw. Pansin mo ang bougainvillea. Ang bougainvillea bougainvillea. Mas gusto nila ang maaraw, mas nakakapag-bloom sila kapag kamaaraw. Ang sunflower, mas gusto nila ang maaraw. Dati, bumili kami ng sunflower, namatay lang sila, nalanta. Nag-bloom lang sila once, pero parang 3 days lang siya nag-last kasi ayaw nila ng hindi direct sunlight. Yes, kaya ako makikita. Sunflower? Oo.
ayaw nila ng hindi direct sunlight. Ayaw nila ng gantong place. Kaya mapapansin mo sa Sagada, yung sunflower doon, hilera, wala talagang puno. Diba? Nakita mo na sa Sagada, yung mga sunflower, wala talagang puno. At inakabuka lang sila ganyan nakaharap sa araw. Ganun yung gusto ng sunflower. Halina't, itutur ko kayo sa Isla Plantita. Come! Kailangan ng direct sunlight. Kapag nasa sun siya, nasusunog yung dahon. So, ang nilalagay namin siya talaga sa ilalim ng puno. Ito yung fortune plant na tinatanong ni Argano kanina. At ito ay pakpaklawi. Special to talaga ng bahay. Kapihan, ang Tasa Plantita. Ito yung aking tito. Naman, ito yung aming inaalagang melaloni. Galing po ito ng Mindanao. Dalawang linggo ito bago namin na-establish talaga at na dahon ng panibago. And that's it. Thank you. So, pagpunta dito sa Isla Plantita. It might seem crazy what I'm about to say. Baby.
greenhouse automated system ensures that you protect your plants by maintaining the consistency of the temperature, humidity, watering soil, water level, cooling, and also proper ventilation in your greenhouse. This also helps to prevent the growth of disease caused by fungi, algae, bacteria, wilt, and many more. Now, let us move to 3D modeling animation. We are now exploring the 360-degree view outside the greenhouse. Greenhouse stabilizes the growing environment of plants. It supports the plants in a nurturing, caring environment and provides just the right condition for plants. Distribution transformer single phase. The input range will be 25 kV and 34.5 kV. The output voltage is 220 volts AC. The access for electricity of the greenhouse. Complete system. UPS, the backup power for system. Arduino is the brain of the system. Wi-Fi module for data storage. This is the flowchart of the on sequence for the complete system. There are 6 relays in this system, but first, let us discuss the function of the relay. Relay have 5 volts input, a common ground, and also signal. When it receives signal from Arduino, it will trigger the magnetic field to transmit electricity for the AC motor. System shading. It opens automatically at 7 a.m. to 10 a.m. It will be the close at 10 a.m. to 7 a.m. Shading protects the plant from direct intensive sunlight. It will help the plants not to be wilted. The material used is dry net. System ventilator opens automatically at 7 a.m. to 10 a.m. It closes at 10 a.m. to 7 p.m. Ventilator controls the quality of air by diluting and displacing indoor pollutant. It also helps to manage indoor temperature, humidity, and motion to benefit thermal comfort for plant. The ventilator is inclined at 30 degrees so that the pest will not easily enter the greenhouse. The ventilator are placed in both sides of the greenhouse. Temperature sensor detects greenhouse temperature. If it is above 30 degrees and below 28 degrees Celsius inside the greenhouse. System cooling. If the temperature sensor detects above 30 degrees of heat, the system cooling will prop the system cooling to function. It pulls odors, fumes, and moisture from the greenhouse. The stale, humid, or contaminated air is propelled through air duct existing the greenhouse. Soil sensor. When the soil dryness reaches at 40%, it will transmit signal to Arduino. System soil receives the signal from the soil sensor. It will open its sprinkle and water the plants.
until it reaches the 70% wetness of soil. System water. When the tank is below 80%, it will give ultrasonic sensor signal to system water motor. Water motor will pump water in the tank until it reaches the 100% of water again. System humidifier will open automatically from 5 p.m. to 6 a.m. This is to maintain the moisture of the plant. Blessed day, the dark sacred night, and I think to myself.